magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos nyo manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw ng kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpala, pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. From the first book of the Bible, we're going to learn these secrets. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden. And there he put the man he had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. Can you say that? All kinds of trees. Lahat ng puno na that were pleasing to the eye and good for food. Kaaya-aya sa paningin at makukuha na ng pagkain. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Let's jump to a few more verses. And the Lord commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Can you say that? Free to eat from any tree. But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Remember, you can eat from everything, all the trees. Except for one. We're gonna learn more. The implications, the consequences, and the learnings of this command. And go home again knowing that we have more than enough. Pero alam nyo, imbis na lessons yung pag-aaralan natin una, Brother Tony will come in to give us powerful lessons. Ang pag-aaralan natin kung paanong sinira ng kalaban yang magandang alay ng Diyos sa atin. We're gonna learn or uncover the four strategies of the enemy. Ang demonyo sa anyo ng ahas doon sa hardin. Let me read. Genesis 3:1. Now the serpent was more crafty.
In other versions, shrewd, matanlin lang, than any of the wild animals the Lord God had made. Sundan niyo, ha? Very interesting. Sabi nung Ahas, ha? He said to the woman, "Did God really say, you must not eat from any tree in the garden?" Huh? Teka. Parang ang labo ata nun. Ano sabi nung Ahas? Sinabi ng Diyos, hindi ka pwedeng kumain mula sa kahit anong puno. Oh, yun ba sinabi ng Diyos? Sa simula pa lang, manloloko na talaga itong kalaban. Kaya nga, the devil is the father of lies. Sinabi ba ng Diyos na hindi ka pwedeng kumain? Eh di balikan natin yung binasa ko kanina. Sabi kanina yun, sa Genesis 2:16-17, the Lord God commanded, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from only one tree, the tree of knowledge, because if you eat it, you will certainly die. But look how the devil twists the truth for his first strategy that we will uncover. Ang unang strategiya ng kalaban, lalo na nung tinukso si Eva, ito. Fixate on what you don't have. Palalakihin niya yung wala ka. Palalakihin niya yung na-deprive ka, na hindi naman. Bakit? Oh, uli, sa Genesis 2:8-9, ano yung binasa ko? Ginawa nga ng Diyos lahat ng klase ng puno na kaaya-aya sa mata at magbibigay ng pagkain. Pero eto interesting, ha? Yung pinagbawal ng Diyos na kaining prutas dun sa puno, nasa gitna. He placed it in the middle of the garden. In fact, pinatabi pa nga yung tree of life. Kasama nung tree of knowledge of good and evil na pinagbabawal. Hindi natin alam kung gano'ng kalaki ang hardin ng Eden. At hindi natin alam kung gano'ng karami yung mga puno doon. Pero sigurado marami. Kasi all of the trees were there. In fact, ito ha, pleasing. Lahat ng ginawa ng Diyos kaaya-aya sa mata. Mahalaga yan. Pinag-usapan na natin noon yan nung Holy Week pa eh. Natutukso tayo sa kaaya-aya sa mata eh. Bakit? Kasi pag finorward mo yan sa Genesis 3:6, not that first. Let's show to you first. Pakita ko muna sa inyo yung image ng puno. There. Ano yung sinabi natin? Nilagay ng Diyos sa gitna yung punong pinagbabawal. Are you following? Ano ibig sabihin nun? Bago ka makarating doon sa gitna, ang dami mong punong dinaanan. Maaring dumaan. Hindi ko alam yung mga puno doon. Wala ako doon eh. Pero ang hula ko, dumaan sila sa apple tree, dumaan sa mango tree, dumaan sa papaya tree, dumaan sa lansones, dumaan sa napakaraming prutas na tinanggihan nila. Ang dami nilang choices. Yan kasi ang tukso sa atin eh. Wala kang choice. Ito na lang kunin mo. Ang dami nilang choices nilagpasan para puntahan yung pinagbabawal. At ito nangyari, Genesis 3:6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye. Wow! Bakit biglang yung bawal ang pleasing to the eye? Di ba nabasa natin lahat yun pleasing to the eye? Talagang minsan yung bawal ang nakakaakit. Pero ginawa ng Diyos lahat nakakaakit. Pero yung bawal, doon nalapit si Eva at si Adan. And desirable, so she took some and ate it. Binigyan pa si Adan, and we know what happened. That was the story of the fall of man. Again, what's the first strategy of the enemy? He lets us fixate or focus on what we don't have instead of what we already have. At pag tinitignan natin yung wala sa atin, we feel deprived. We feel poor. Even if in reality, we're wealthy beyond compare. Nakanasan niyo ba yan? Kasi kailan lang kaming mag-asawa ay talagang nag-celebrate ng birthday, lumabas. Nakanasan niyo ba yon? Umorder kayo ng pagkain? Tapos
Excited ka sa kakainin mo, di ba? Namili ka pa, tapos pag-upo nyo, kain na tayo. Tapos biglang yung mga katabi mo, umupo, dala yung pagkain, tinignan mo biglang, parang mas masarap yung in-order nila. Ba't parang nakakainggit yun? Excited ka na doon sa kakainin mo, ha? Pero dahil nakita mo lang yung katabi mo, biglang, parang hindi na masarap ito. Sana yun ang in-order natin. Nagsisi ka. See? Yan ang nangyayari if you start comparing. At yan din nangyayari pag hinahanap mo yung wala. Paborito kong kwento, di ba? May kasama ko nun. Ha? Kasama. Na, pag kami bumabiyahe, pag kami pinaghahaina ng pagkain, naku, nahihiya ako sa dami. May lechon, ha? May spaghetti, ha? May soft drinks. Pero itong isang kaibigan namin, parang nahihiya kaming kasama. Bakit? Hinaina na kami? Pare, may lechon! Sabi niya, lechon, walang sauce. Walang sauce. Sa Cebu o sa Mindanao, walang sauce yung mga lechon. Masarap na yun eh. Pare, may spaghetti. Kulang ng cheese. Kulang ng... Pare, may soft drinks o may soft drinks? Walang royal. Nakahain sa amin, piyesta, hinahanap, wala. Kaya imbis na nag-i-enjoy kami, kakain siya, kulang, maalat, hindi malamig. Nakahain sa'yo. Kilala niyo si Nick Vujicic? Ay, napuno na ang YouTube at ang social media ng kwento niya noon pa. And we've been so much blessed by this man. In fact, ilang beses na nating sinubukang imbitahin siya sa feast conference. Hindi natin maimbi-imbita kahit na talagang babayaran natin siya. Pero hindi natin maimbita kasi sobrang puno ang schedule niya. He talks to presidents, to kings, to faces audience in the millions kung saan-saan. Pero kilala niyo kung sino siya? Ito siya, oh. Hulaan ko kung ano description nyo. Ah, siya yung walang kamay tsaka walang paa. Ah, totoo naman yun. Pero bakit likas sa atin ang nakikita natin yung wala? Mayroon ba nagsabi sa inyong, ah, may ulo siya? Di ba mayroon? Uy, may katawan siya. Hindi. Kilala mo si Nick Vujicic? Sino? Yung walang kamay, walang paa. Ganyan tayo. Mga Pilipino, hilig natin dyan. Kilala mo si Mang Boy? Sino? Yung may peklat dito. Kahit si Mang Boy, galing mag-basketball. Hindi ba? Si Mang Boy, galing mag... Ang maiisip natin yung mga negatibo, yung mga wala. Pag ni-reunion kayo, uy, nakita mo na si Perla. Sino Perla? Nung high school, yung may malaking tagyawat dito. Tapos, samtalang si Perla, gumaduate ang honor, di ba? Varsity. Ang naalala natin yung negatibo. Eh, pero parang likas sa tao yun eh. Kasi kahit naman si Nick Vujicic, kahit yung mga magulang niya, eh talagang, sino ba naman di masasyak? Anak namin, walang kamay, walang paa. At si Nick Vujicic, siya mismo magsasabi, napakatotoong tao niyan. Ilang beses na rin siyang na-depress. Sinabi niya, bakit ganito ang buhay ko? Nung nakita na niya yung iba, may kamay, may paa. Pero na-overcome niya. Sa maagang edad na-overcome niya. Tanong niyo paano? Well, una sa lahat, nakilala niya ang Diyos. And that's another story, but that's the reason why, well, okay, go. Huwag mong tipirin yan. Bakit kasi dinownplay? Dapat yun ang mas malaki. Nakilala niya ang Diyos. Nakilala niya si Jesus. And that's what he does. At nung nakilala niya si Jesus, nakilala niya ang Diyos, nakita niya kung ano ang meron siya. Wala akong kamay, wala akong paa, pero mayroon akong utak, mayroon akong puso, nangangarap ako, may ambisyon ako, nakakapagsalita ako. Kaya ngayon, si Nick Vujicic, matagal na to, ha? Matagal na, mga 10 years ago, ni-imbita natin. Alam nyo, bayad? Kawawa. Kawawa itong taong to. Tanong nyo, magkano? 1 million. 1 million bayad niya. Para lang siya magsalita. At hindi pa siya makauo dahil ang daming nag-iimbita sa kanya. Bahay niya, kawawa, no? Walang kamay, walang paa. Bahay niya, may swimming pool. Mayroon siyang sariling kumpanya. Ha? At walang kamay, walang paa. Ha? Nagsasoccer yan. Panood yun sa YouTube. Nagsasurfing. Ha?
Nagsiswimming. Ang galing na swimmer niyan. Grabe. Hindi ako nagbibiro. At ngayon, may asawa at may anak. And he speaks to millions and inspires them. Bakit? Dahil ang nakita niya, yung binigay sa kanya ng Diyos, hindi yung wala siya. Ito lang ha, quick check lang tayo, quick check. Tingnan niyo lang. May kamay ba kayo? Baka nawawala, tingnan niyo. Paa, paki-check niyo. Nagagalaw niyo pa naman. Yung ang walang kamay, walang paa, nagtagumpay at naka-inspire, ikaw pa, kumpleto ka. Tapos, di ba, magireklamo tayo sa Diyos, Lord. Wala akong sapatos na LeBron James na tagta 10,000. Magireklamo ka, wala akong sapatos, yung nga, wala pa eh. Lord, wala akong Rolex. Yung nga, walang mapaglagyan ng Rolex. Tignan ninyo kung ano meron kayo, lalong sasaya at magiging matagumpay ang buhay nyo kesa sa yung wala ang hinahanap ninyo. Declare this with me, I have more than enough. Second strategy, oh, this is getting to be more interesting. Para i-booking natin yung kalaban. Para alam natin, ang second strategy ng kaaway, ng demonyo, is to exaggerate God's commands. Pinahihirap niya. Parang ang hirap sundin, wag ko na lang sundin. Ganyan yan eh. Tingnan yung demonyo ha. Ang sabi ng Diyos, don't eat one fruit. Ang sabi ng demonyo, sabi ng Diyos, don't eat all fruits. Oh! Di naman yun ang sinabi ng Diyos. Eh minsan, ganyan natin pinapasa ang sinasabi ng Diyos eh. Ang dami natin dinadagdag sa sinasabi niya, pinagbabawal natin, pinahihirapan natin ang sarili natin at ang iba na makalapit sa Diyos ng pagdagdag ng kung ano-ano. Bakit? Tingnan niyo ito ha. Ano ang sagot ni Eva? Ahala natin. The woman said to the serpent, we may eat from the trees in the garden. Tinama naman ni Eva. Sinabi naman niya, no, God said we can eat from the trees. Kaya lang si Eva may dinagdag. O ano dinagdag niya? But God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden and you must not touch it or you will die. Teka, eh sinabi ba ang Diyos na huwag mong hawakan? Huwag mong, pausahin natin, 2:16-17. And the Lord God commanded the man, you are free, but you must not eat, for when you eat from it, you will certainly die. Wala naman siya sinabing bawal hawakan. Well, maaring implied, pero ang implication niya sa atin, minsan, uulitin ko, ang dami natin dinadagdag, pinahihirapan natin ang kapwa natin makalapit sa Diyos. Sa New Testament, sa Matthew 23:4, ito sinasabi, ito na yung mga religious leaders. And sometimes, I catch myself being guilty of this. Para bang kinukonsyensya mo yung mga tao, dahil lalo mong rinarab sa kanila yung mga utos ng Diyos na dinadagdagan mo para lang sila mag-guilty. They crush people with unbearable religious demands, but never lift a finger to ease the burden. Let me put this straight. We've got to have rules and laws that will draw us to love God and more, and others more. Hindi naman pwedeng walang batas. Halimbawa, dito sa PICC, ang PICC ang nagsabi na huwag daw tayong pupunta dito sa loob, o hindi nila papapasukin yung mga naka-shorts at ng mga naka-sandals o naka-chinelas o naka-sando. Eh, hindi po sa amin galing yan, pero dapat nating sundin. Diba? That's being appropriate. That's being proper. Well, it's PICC. Kami po, may school kami. Ay, sinasabi din namin yan, school ito, galangin natin. Pag pupunta kayo doon, huwag naman naka-sando. Huwag naman naka-short. It's but proper. Hindi ba? Kaya tayo, salamat po, sumusunod tayo doon sa minimum na tagubilin. Pero hindi naman sinabing mag-gown tayo at mag-coat and tie at suit mo yung pan-JS mo tuwing nagpipwist ka. Hindi naman. Basta may disente ka lang pang yapak, di ba? Nakapantalon ka, yun lang. Eh ngayon, parang exaggerate mo yan, yun. O, halimbawa, nagtataas tayo ng mga kamay dito pag nag-worship. That's something good, pero hindi required. Kaya kami, papaalam kami, if it's comfortable for you to lift up your hands or put your hands close to your hearts, those are suggestions if it brings you closer to God. Pero wala at
ata kayong madidig na taas yung kamay nyo. Pag di nyo tinaas, malalabasin namin kayo. Diba? O kaya, lagay nyo sa puso nyo at dapat naiyak kayo. Eh, hindi naiyak yun. Singilin mo ngayon. Pero maniwala kayo. Nung ako, bago. May mga, yung bago ako sa, well, charismatic. Salamat na ako yung napunta sa Light of Jesus. Napunta ako sa, pero meron din mga talagang tao na pinahihirapan ka. Yung sinasabing, ay, walang kwenta yung retweet mo, di ka umiyak. Dapat umiyak ka para naramdaman mo. O pag Pinoy over ka, dapat bumagsak ka. Pag di ka bumagsak, hindi mo naramdaman ng Diyos. Kaya kahit di ka babagsak, pabagsak-bagsakan ka na lang kung na. Hindi ako titigilan nito eh. Agay kung bumagsak ka, okay yun. Slain in the spirit yun. Huwag mong pigilan sarili mo. Pero huwag din nating dagdagan ng kung ano-ano. And again, rules are good. Rituals are good if it brings you closer to God. But if it draws people away, pag sinabing dito ha, dapat ha, nakataas dalawang kamay, dapat patalon, hindi na, baka yung kalahati, ayoko na, tatalon-talon pa ako dyan, para lang gusto ko. The rules are good if they draw you to love God and others more. Especially if there are just add-ons. May mga non-negotiable rules. Pero may mga rules na pangdagdag para lalong ma-enhance. But it's optional. Are you getting what I'm saying? Yun kasi ang parang isang element na dinagdag ni Eva. Huwag mong hawakan yan, sabi ng Diyos. Bakit? Bakit lalong delikado yan? Tanong nyo bakit? Sayang ko ha. Sabi ni Eva. Si Eva nagsabi niyan eh. Sabi ng Diyos, you must not eat the fruit and you must not touch it. Mas hinigpitan pa niya. Mas mahigpit pa tayo minsan sa Diyos. Sabi niya, huwag mong hahawakan. Ang hirap niyan. Tanong niyo bakit? Madalas yung nagpapahirap, sila yung unang lumalabag. Eh ilang verse lang nakalipas, basahin natin. Verse 2, 3, ano yung sumunod? Verse 6 lang. When the woman saw that the fruit, the tree was good for food and pleasing to the eye, she took some and ate it. Binigyan pa yung asawa niya. Ano sinasabi ko? Siya yung nagsabing ni bawal hawakan, pero siya unang humawak. Siya unang lumabag sa sinabi niya. Kaya mag-iingat po tayo na kung ano-ano ang mga pinapatong natin sa ating kapwa na tayo naman ang unang hindi makasunod. Na tayo naman ang unang lumalabag. Ang hirap, yung mga nagdadagdag ng mga utos, parang pinakikita kasi nila na sila ay mas banal. Sinabi lang ng Diyos na tumayo, ikaw nag-iiyak, okay lang yun, pero okay lang kung naiiyak ka, okay lang yun. Pero pag ginagawa mo yung para mas banal ka sa iba, yun, may issue tayo doon. Why? Because in God's house, no one is first class, no one is second class. Yung nagtaas ng kamay, yung nanatili, nasa puso ang tinitignan ng Diyos. Ang puso ang tinitignan ng Diyos. Yung mga pare, mga madre, kaming mga preacher, mga pastor, well, salamat that what we deliver to you the word of God. We try our best though we have our own struggles. But let me tell you this, ang tinitignan ng Diyos ay kung saan kanya nilagay. Kung ikaw pare, kung ikaw preacher, gawin mo yan tapat. Kung ikaw ay driver, kung ikaw ay cook, kung ikaw ay businessman, kung ikaw ay CEO, kung ikaw ay politiko, kung ikaw ay police, gawin mo ng tapat yan, tabla-tabla tayo lahat sa mata ng Diyos. Amen? Love God faithfully where you are planted. And the third strategy is this. Third, ang sinasabi ng demonyo at kalaban, pinapa-assume niya sa'yo that God is holding back something from you. Alam niyo, pag tayo natutokso at nahuhulog sa kasalanan, feeling kasi, gina-justify natin yun eh. Wala naman gumawa ng kasalanan na, di ba, alam niyang mali. Hindi, nagja-justify siya. Bawa, kaya naman ako nagnakaw kasi kulang yung binigay sa akin eh. Kaya naman ako nagsinungaling kasi, di ba, pilitan lang ako. We always justify it. And we justify it by saying, kasi na-deprive ako eh. Kasi God held back what was supposed to be mine. Kaya gumagawa ako paraan. Oh, tingnan niyo ito. Ano sabi ng demonyo? Tingnan nyo, sabi ng ahas. You will not certainly die, the serpent said to the woman,
For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Teka, teka, pakinggan niyo maigi to. Sabi ng demonyo, sabi ng ahas, oh, kaya ayaw niyang kainin niyo yan kasi magiging katulad niyo siya. Teka, original ba yan dun sa ahas, sa demonyo? Mali! Bakit? Si Adan at si Eva, katulad na ng Diyos. Bakit? Genesis 1:27 pa lang. Una pa lang, 2 chapters before creation. God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Sa ibang version yan, sa GNT, sinasabing, God created man to be like Himself. Katulad na tayo ng Diyos eh. Hindi tayo Diyos. Linawin ko lang ha. Pero gusto talaga ng Diyos, nilikha ng Diyos, kawangis na siya. Ano sabi ng demonyo? Gusto kasi ng Diyos, ayaw kasi ng Diyos maging katulad niya. Sinungaling. Binigay na sa iyo ng Diyos ang kanyang imahin. Hindi mo na kailangang dakmain pa at hawakan pa. The enemy wants you to assume that God is holding back a blessing from you. When in reality, you already have it. May pagka-Diyos ka na. Pero nag-o-offer ang demonyo, nag-o-offer ang sanlibutan na hindi, ito ang kayamanan, ito ang kapangyarihan, ito ang fame para ikaw ay maging Diyos. No, kahit wala pa yung mga yan, kahit wala yung mga yan, God is already in you. The core problem of humanity is this. It's about spiritual blindness. Hindi natin makita kung ano ang nasa atin na. Kaya pinagpapalit natin sa mga bagay na mas mababa ang halaga. Samantalang napakahalaga na nung kung ano meron tayo. Last strategy ng kalaban. He will make you think that God is playing favorites and you're not the favorite. Kasi pag pinaandar mo pa yung kwento ni Adan at ni Eva, nagkaroon na sila anak. Pinaalis na sa hardin. At dun pa lang sa kwento ng anak, ando na yung unang inggit at selos at ang unang krimen na naganap dahil sa pag-aakalang hindi ako paborito ng Diyos. When they grew up, Abel became a shepherd while Cain cultivated the ground. When it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Abel brought a gift, the best portions of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his gift, but He did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry, and he looks dejected. Alam niyo, hanggang ngayon, palaisipan yan. Does God play favorite? Mas mahilig ba sa lamb ang Diyos kesa sa mga gulay at halaman? But no. You know, this is a little serious and deep. But many times, biblical authors would intentionally put ambiguous gaps in a story to mirror our human experience. Pinakikita ng writers doon tayo. Hindi dahil may paborito ang Diyos, kundi tayo. Ilang beses na. How many times have you caught yourself asking this? Why are others more favored by God? Bakit mas paborito ng Diyos yung kapatid ko, yung pinsan ko, yung kapitbahay namin? Why are their prayers answered and not mine? Bakit ang tagal-tagal ko na nagdadasal, nagnonobina pa ako, nagfi-feast pa ako, ba't wala pa yung panalangin? Samantala yung kaopisina kong mura ng mura, ang daming mga, siya yung mas sineswerte pa. Why are they more blessed than me? Whoa. That's why this whole talk, the bottom line will be going back to our first lesson, that the Father knows what you need and all you have to do is to trust Him. That in God's storehouse, there are no favorites. There are no shortage of blessings. Eh bakit nga mayroong parang mas binibless, mayroong hindi? Bakit parang may panalangin pinakikinggan, mayroong hindi? Bakit may parang mas umaasento, may hindi? We need to answer 3 questions. Why our prayers aren't answered? And to give us the answers, please welcome Brother Tony Valenzuela. Palakpakan natin si Brother Alvin. And you have more than enough, more than what you need. Pero minsan, may mga questions tayo kay Lord. Tama or tama? Lalo pag hindi nakuha natin yung sagot
o hindi tayo sinasagot ni Lord kaagad, may mga questions, may mga duda. And now, three questions we need to ask ourselves when our prayers are not answered. Ayan. Ready na ba kayo? Ayan. Pakisabi sa katabi, eto na. Eto na. These are the three important questions. Lahat tayo may mga prayers. Amen? Lahat tayo may mga pangarap sa buhay. Amen? Lahat naman tayo may hiningi kay Lord. Amen? Diba? Pero the Lord is not just a magic lamp. Hindi siya genie na ganun-ganun. Hindi siya si Thanos, no, na ganun lang. Okay na. Mawawala yung mga problema, mawawala yung chismis, mawawala yung mga struggles, at madadagdagan yung mga blessings. Hindi ganun. But there are things that the Lord wants us to realize pag hindi nasagot yung mga dasal natin. Alright? Unang-una is this. Do I need to do something? Bakit tanong yung katabi? Do I need to do something? Do you need to do something? Yan, balikan natin yung story ni Cain at Abel, no? Genesis 4:6. Sabi ni Lord, "Why are you so angry?" The Lord asked Cain, "Why do you look so dejected? You will be accepted if you do what is right." Ayun pala. If you do what is right, you will experience blessing. Ang importante is yung mga tanong, yung mga questions na tinatanong natin sa buhay. Sabi nga ni Tony Robbins, kilala niyo si paring Tony? Hindi ako ha, okay. Si Tony Robbins, sabi niya, "The quality of your questions can determine the quality of your life." What are the questions you're asking yourself ngayon, mga kapatid? Ano yung mga life questions na palaging umiikot at pumapasok sa isip natin? I'm sure nung na-experience ni Cain yung rejection ni Lord, yung seeming rejection ni Lord, parang tayo, pag hindi natin nakuha yung gusto natin o yung hinihingi natin, there are a lot of questions that come into our mind and there are bad questions na automatic pumapasok sa isip natin. And it could be, ito din yung mga questions that possibly Cain could be asking himself nung time na yon. It could be, "Why is God so unfair to me?" Bakit napaka-unfair ng Diyos? Bakit siya meron ako? Wala. Why him? Why not me? Bakit di ako? Bakit sila meron? Bakit siya meron? Bakit siya ang na-promote? Pinaghirapan ko to hanggang ngayon, ilang taon, single pa rin ako. Lord, bakit? Ay, biglang tumawag yung iba. Why or how can he be better than me? Bakit mas magaling siya? Bakit ako, alam ko, talentado ako, pero bakit siya? Simpleng galaw lang, nakukuha niya na. How can I get rid of him so I can get his blessing instead? Nangyari po ba ito sa inyo? Have you asked yourself these questions before? Aminin, tao lang tayo, no? And these questions come into our mind. Pero kadalas, pansinin nyo, you ask these bad questions when? Ask me when. Kung kailan tinatamaan tayo ng sakit na comparisonitis. Pakiulit, comparisonitis. Kinukumpare sa sarili natin sa iba. Ah, ayun na. Doon pumapasok yung selos, yung envy, yung inggit, no? Pero what if we change yung mindset natin? When the temptation to ask these bad questions come in, maybe there are better questions na dapat si Cain, ganun din ang tanong niya sa sarili. Ito, I offer and suggest these questions that you can ask yourself. How can I offer a better sacrifice next time? O, di ba? Napansin nyo, yung focus hindi na sa sarili lang, hindi sa kulangan, kundi what God can do for you. Di ba? Or what did I do wrong that my brother did right? Anong ginawa niyang tama? Or kaya anong kakaiba ni ginagawa niya na hindi ko ginagawa? How can I get able to coach me on how sacrifice goes well? O, di ba? Pwede kayo mag-coach, di ba? Instead na mainggit ka, no talagang you distance yourself sa kanya, pero yung pala, naseselos ka na, di ba? Nagchichismis ka na instead of interviewing the person. Pag-aralan mo sa kanya. Learn from that person how, kung paano ka magiging mas magaling or kasing galing niya. Tama or tama? Oh, di ba? That's why, maybe you need to do something different na hindi mo ginagawa. Ba, sabi nga ni Einstein, di ba? Insanity is doing the same thing every time but expecting different results. Insanity na pala yun. So, kung nag-expect ka ng promotion, baka kailangan mong baguhin how you do your work, yung work ethics. Baka kailangan pumasok on time or mas earlier. O, ganun, di ba? O, kailangan mas maging proactive, di ba? So, it's a lot of heart check
No, when it comes to doing something different in your life. Make sense? Ayan. Next, second question that you need to ask yourself is it the right time? Is it the right time? At lahat tayo, we always ask prayers from the Lord and we feel na gusto ko ngayon, or this time, itong timeline na to. Dapat ngayon, at this point, may boyfriend ako. Dapat at this time, promoted na ako. Dapat this time, may coach na ako. At this time, may pamilya na ako. By this time, may malaking bahay na ako. 3 floors, townhouse, 3 CR, 3 bedroom. O, di ba? Talagang, we always teach that to be specific with your dreams. Pero bakit pag may delay? Pakisabi sa katabi, expect delays. Mas lalo pag bumibiyahe tayo ng eroplano, expect delays, di ba? Automatic na, no? May tendency na talaga magkakaroon ng delay. And I've experienced delays in my life. Especially pag alam natin that we have dreams. Kami ng ni Mrs., we have dreams of having our own family. 8 years kami kasal, wala pang kids. And you've heard of my story, our story several times before. We've had 4 miscarriages through the pandemic. And minsan, Lord, ano ba talaga ang gusto mo para sa amin? I thought your plan, your promise for us to have kids, pero hanggang ngayon, wala. Pero kapit lang ang sinasabi ni Lord sa akin, kapit lang. Ngayon, ang binigay ni Lord, isang puppy. Yan. Habang wala pang kids, may papi, oh, mag-practice muna kayo. Promise, practice. Mga fur parents, may mga fur parents po dito. Itas ang kamay, mga fur parents. Ay, ang dami pala. Oh, di ba? Iba talaga, no? Parang may bata ka na talaga sa bahay. Siyempre, iba talaga yung kids, ha? Don't get us wrong. Yung una, sabi ko, fur parents, ano yun? Di ako makaka-relate. Eh, may servant, may mga leaders, no? Na nagregalo sa akin last December. No? So 1 year na ang puppy namin. Talagang parang may bata, no? So, pero ito din, no? When I realized that I needed to make a decision for my life, na kasi pag nakita ko yung mga commercials on TV, sabi ko, dati ha, sabi ko, pwede kong gawin din yan. Bakit? Why is it na wala pa? Kasi I need to do something different. And when I resigned from my work that time, talagang 3 taon freelance ako. 3 taon na VTR, pabalik-balik sa audition. Pero sabi ko, Lord, bakit hanggang ngayon? Papunta ako ng mga VTR and audition na yan. Hanggang ngayon, wala pa. 3 taon na. Bakit walang nag-approve sa akin na kliyente? Pangit ba ang acting ko? Kailangan ba ako mag-improve? Theater actor na ako, Lord. Bakit ganon? Wala pa. And look and behold, after 3 years, pumasok ako sa isang final casting with the mindset na, okay, sige, madidismaya na naman ako. Bigay ko na ako ng effort, no, sa pag-audition and videotape recording, pero hindi ako ma-approve. Pero lo and behold, pag-uwi ko, tumawag yung agent ko sa akin, Tony, ikaw na ang approved young dad. And I got my first commercial, 2015, sa Star Corned Beef with Chunky Cheese. Grabe. Nung una, tinatanong ko palagi sa agent ko, may commercial pa, may project na ba? Bakit wala pa? 3 taon na. Gusto kong gumipap. I want to give up with this and go back to my old work. Pero sabi ng aking agent, Tony, don't give up. Darating din yan. Pag nakuha mo yung una, nako, you will break the mold. And true enough, tama yung agent ko. Mas experience kasi yung agent ko. Sabi, totoo, nung I got my first commercial, sunod-sunod na. To the point na ako, nagtatanggi na yun. I reject now projects. Because dahil may conflict of schedule. O, di ba? Dati, talagang desperado na ako. To the point, umiiyak na ako. Talagang mag-isa sa bahay. Pero eto na, umiiyak na ako. Oh, gusto ko sanang project, pero may conflict of schedule. O, baliktad na ngayon, di ba? Ibalik si Lord, di ba? So much so that now that I'm kind of used to yabang, used to na, I'm used to na to commercial projects. No, back to back, no, yung recent is, ano yung last project ko? Alam niyo? Hindi pa pala sikat, no? Okay lang. Smart dishwashing paste. Ako yung scientist doon, yung ano, may hawak na ano, na smart. O, alam niyo na, lipat na kayo sa smart dishwashing paste. Alam mo? O, smart ha? Nag-promote ako. Okay? Diba? Pero ito, sabi ko, because I have a dream in my heart, alam ko it's not enough na commercials lang. Oo. Gusto ko may movie na, may palabas. May naging extra ako, no? Naging American soldier ako nung si Goyo. Pero hindi makita ka. Sa dami namin, hindi mo ako makita.
Talaga sa dami namin mga 100 plus na American soldiers. Talaga hindi mo maano, sa dami namin, sugod! Ay, sugod, hindi American kasi. Go attack! Pero ito, nagulat ako. And would you believe it, I'm so thankful for one particular priest natin who gave me, nagtip siya sa akin na may auditions ang mga Jesuit communications. Si Father Paulo Esprer. I'm so thankful talagang ano eh. Thank you, Father Paulo. He gave me a tip na may open auditions for an upcoming movie of Jesuit communications na silang gumawa ng Ignacio, yung mga Spanish cast, di ba, sa Spain, pero Pinoy ang production team. And this is Gumburza. So Gumburza, panoorin nyo na. Hindi, wala pa sa cinema. Pero it's officially part of the Metro Manila Film Festival this December. I'm proud of it, pero ito po, extra po ako dun ha. So huwag niyong mag-expect na ano ha, na talagang big shot kaagad. No, hindi. First step pa lang ito, di ba? Ganun talaga si Lord eh. Patikim na talaga si Lord. At least kasama ko sa eksena si Epi Quizon, si Ketchup Eusebio, yan. Gumburza, di ba? Yung tatlong pare. I love this. It's one of my dreams talaga kasi it's historical tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas and tungkol sa simbahan. So sabi ko, wow, galing talaga ni Lord. I'm so glad I got to be part this project. And online na ang trailer, okay? Makita nyo ako sa trailer ng Gumburza. Nandun ako. Na-screenshot ko siya. Makita nyo ito. Yan. Nakita nyo kung saan ako dyan? Ha? O, di ba? O. At least yung batok ko, di ba? O, diba? Si Epi Quizon nasa kabila. O, di ba? At least batok nandun. O. Pero panoorin nyo, may eksena talaga. May isang line naman ako, di ba? So, siyempre, sayang, hindi ko nakasama si Piolo sa eksena. Pero kasama ko si Enchong, di ba? Talagang iba talagang bonding. Baka hindi kayo maniwala, nag-groofy pa kami by behind the scenes. Yan, makita natin. Ayun. O, di ba? So sabi ko, Lord, gabi yung, it's a dream that began many, many years ago. Ngayon, unti-unti na mamaterialize. That's why don't give up on your dreams. Don't give up on yourself. Even if at times gustong-gusto mo talagang bumigay, don't give up. Put your hand over your chest and tell to yourself, Lord, I'm next. Gabi, you're next. Yes, you are. It may take years, pero you're next. Ito ang third question. Is there something better coming my way? Ayun. Pag hindi ka sinagot ni Lord, is there something better? Baka yung hinihingi ko, baka yung prayers ko, hindi para sa akin. Maybe something else is better. Diba? And the question there will go deeper, more deeper than just kung anong nakita nyo, kung anong experience nyo. Because you also need to declare today, something better is coming my way. Say it with me. Something better is coming my way. Para sa mga singles dyan at naghahanap ng love life, baka hindi something, lakas ha. Baka hindi something, someone is better coming my way. Mga singles in the house, itaas ang kamay, yung wala pang love life. Ayan, put your hand over your chest and say, someone better is coming my way. Baka na-experience namin yung heartaches ha, talagang ano ha, may hugot ha. Pero yung mga mag-asawa, okay, hindi pwede yung ganung statement ha. Okay, yung mga mag-asawa, sold na, di ba, done deal na, pinili nyo na. Okay, nag-commit na kayo. Okay, hindi pwede yung ganung statement mga mag-asawa. Yung mga mag-asawa, eto na ay kailangan nyo i-declare. Sige, kung kasama nyo yung minamahal nyo, yung wife and spouse or husband, pakihawak ang kamay and tell to one another, this statement, God is making us better, more loving and forgiving every day. Oh, yan ha. Sa mga mag-asawa kasi, done deal na eh. Pero ito masasabi ko mga kapatid, no? Because sometimes, akala natin when it comes to receiving the answers of our prayers, yung mga blessings na hinihingi natin, akala natin that God's blessings is about receiving the blessing, di ba? Pero what if sometimes, minsan, pero nangyayari, minsan, God's blessings is not just in what He gives, but in what He takes away or what He doesn't give right away. Akala natin, mga blessings, tanggap lang ang tanggap, di ba? And true enough,
Pero what if the blessing is not what we receive, but what we don't get? Baka alam ni Lord, at alam talaga ni Lord ang lahat, di ba? He knows everything. What if yung hinihingi natin ay it will only bring us to our worst self? Or what if mas grabe ang plano ni Lord para sa atin than what we thought of at first? Kasi ultimately, mga kapatid, the enemy, gagamitin niya yon. Yung pagiging desperado natin, pagiging yung unendless request at prayer kay Lord, gagamitin niya ni kalaban. He knows, napaka-shrewd at cunning eh. The ultimate strategy of the enemy is this, is to tell us that God is not good, that He cannot give, that He is conniving, and therefore, He cannot be trusted. Maybe we didn't think about it, pero look back in the past. Minsan, yan ang naramdaman natin, Lord, I believe in you, pero kaya mo ba talaga? Can you really give what I pray for? Can you really bless me? We know the Lord, maybe here, but do we know the Lord here? Kasi at the end of the day, the biggest lie that the enemy can tell us, ask me what, is to tell you, to make you believe that you are not loved by God. And that's what we do here in the feast. Every Sunday, ang palagi sinasabi natin, you're loved by God, you're loved by God, God loves you. And it is your decision, brothers and sisters, whether you will trust God. So will you trust that God is good, generous, and more than enough for your needs? Yes or yes? Declare today, put your hand over your chest and say right now with all conviction, God is enough for me. Palakpakan natin ng Diyos. And let's welcome back Brother Alvin Barcelona. Thank you so much, Brother Tony. We really need to realize it, that God do answer our prayers. God does answer our prayers. Pero ito lang dapat tandaan nyo. Hindi palaging yes ang sagot ng Diyos. God answers in three ways. Yes, wait, and no. Nadinig nyo na itong kwentong to. May tatlong anak na humingi sa kanyang tatay. Daddy! Pengen pera. Oh, anong gagawin mo sa pera? Bibili ako ng high heels. Tapos bumunot ka agad yung daddy niya. O ito, bili ka na ng high heels. Bumili na kaagad siya. Thank you, daddy. Bait ni daddy. Tapos ikalawang anak, daddy, pengen pera. Bakit anak? Bibili ako ng high heels. Ay anak, tsaka na kita bibigyan ng pambili. Ay, unfair si daddy! Bakit yung una, binigyan mo kaagad ako? Hindi! Nagiyak yung bata. Yung pangatlong anak, daddy! Anak, pengen pera. Bakit? May bili ako ng high heels. Sabi nung tatay, anak, hindi kita bibili ng high heels kahit kailan. Unfair si daddy! Unfair! Buti pa yung pangalawa, pinaghintay. Yung isa, binigyan. Unfair. Unfair nga ba yung tatay? Di ba dapat patas sa tatlo? Gusto niyo yung buong kwento? Yung unang kwento kasi, Daddy, pwedeng pambili ng pera, bibili ako ng high heels. Ito anak, bumili ka na kasi debu mo na bukas. Bili ka na. Yung pangalawa, Daddy, pengen pera pambili ng high heels. Anak, bibigyan kita pero hindi pa ngayon, maghintay ka. Bakit siya, Daddy? Anak, huwag mo kong pilitin. Grade 2 ka pa lang. Eh, pag pinilit mo magsusuot niya, matatapilo ka lang. Eh, pero sa kanyang murang edad, isip niya dapat pantay-pantay sila. Pero ang Diyos alam niya, ang tatay alam niya, hintay. Eh, yung pangatlo, may hinala na kayo, no? Ay, hindi ko nga sasabihin, baka sabihin ako'y... Eh, eto. Daddy! Bakit yung isa, pinaghintay mo, bakit ako? Anak, hindi kita ibibili kahit kailan ng high heels. Bakit, daddy? Dahil, anak, may binili na ako para sa'yo. Rubber shoes. Mas bagay ito sa'yo, anak, kasi nakita ko ang galing mo mag-basketball.
at na-realize mo, ito ang mas bagay sa'yo. Kaya pag sumagot sa inyo ang Diyos, may yes, may wait, at may no, dahil mas alam niya ang mas maganda para sa'yo. Pero ito lang ha, huwag kang humintong humingi. Okay lang yun, baka ang akala nyo, ang buong mensahe nito, huwag na tayo humingi kay Lord. Pag nagdadasal ka, Lord, bahala ka na. Hindi. Kasi si Lord naman nagsabi, humingi ka at ikay bibigyan. Humingi ka. Ang baka akala natin, bawal mangarap, bawal. Hindi. Gusto nga ng Diyos, lagi tayong uhaw. Alam niyo yun? Bakit uhaw? Ayong sayaw. Bakit ikaw? Alam niya? Mananatiling uhaw. 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 Huwag na, parang... Ha? Gusto talaga naman ng Diyos, palagi tayong gutom, palagi tayong uhaw sa Kanya. Sa Kanya. Kasi pag sa Kanya tayo gutom, sa Kanya tayo uhaw, ang lahat susunod. Kaya ang pinakasikreto nito, humingi tayo sa Diyos, magsumikap tayo, magtrabaho tayo, pero magtiwala tayo sa ipagkakaloob niya sa atin. Amen? Tayo tayong lahat. I want you again to put your hands close to your hearts. If it will make you feel better in communicating with God. And say this with me, the Father knows what I need. I will pray. I will ask. I will work hard. But in the end, I will trust in God. Like Jesus did. Alam niyo kasi, pag nagtiwala ka sa Diyos, tulad ni Jesus, aba, maniniwala kang hindi ka mauubusan at kayang-kaya mong magbigay, kayang-kaya mong magparaya, kayang-kaya mong magsakripisyo, kayang-kaya mong ang mamatay ng maliit, payang iba ay higit na mabuhay. Tulad ni Jesus, siya din naman, natakot eh, na mamamatay siya, di ba, sa Garden of Eden. Lord, if this cup pass from me, siya din, bilang tao, nag-alala din siya, natakot. Pero sandali lang. Tapos biglang binawi niya, but your will, Father, it's your will that will be done. Bakit? Dahil alam ni Jesus na mas malaki ang plano ng Diyos, kahit kamatayan ay kaya niyang harapin at kaya niyang ibigay ang kanyang buhay. Kaya ngayon, sa talk na ito, ang isa pang pag-aaya dito ay sumama tayo sa kamatayan ni Jesus. Kasi minsan pag hindi nabibigay yung gusto natin, namamatay tayo. Pero okay lang. Dahil may tiwala tayo sa Diyos na sa ating pagkamatay, may ibibigay siyang bagong buhay. Tulad ni Jesus. Jesus is calling us to die and then to live again. Will you die to yourself and trust God that He knows what you need?
Jesus, I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, Amen. Tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na Feast Light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalo ngang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating Feast Light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.